Ingles, may kasabihan na paalala rin po sa mga mister. Hell hath no fury like a woman scorned. Huwag lulukuhin ang inyong mga pisis kung ayaw niyong paghalo ang balat sa pinalupan. Pasado alauna sa tundo sa Maynila nitong Mayo, ang mahimbing na tulog sa eskinita ni Mary, hindi niya tunay na pangalan, nauwi sa bangungot. May babae kasing bigla-bigla na lang siyang binuhusan ng gaas, sabay sinilaban. Ang dahilan di umano sa nag-aalimpuyong galit ng nambuhos. Selos? Hindi ka! Pagselosan niya ako dahil sa asawa niya. Magkaibigan lang kami nun. Si Mary kasi, pinaghinala ang kalaguyo ng mister ni Karen na si Roger. Hindi po nila mga tunay na pangalan. Nakita ko po silang Akmal sa loob ng hotel. Hindi ko naman po inaasahan yung ano, yung mangyayari po yung ganun. Si Mary, nakalbo, nalapnos at namaga ang mukha, leeg, braso at iba pang parte ng katawan matapos magtamo ng third degree burns. Halos hindi na rin niya maidilat ang kanyang mga mata. Sobrang update, akala ko talaga mamamatay na ako. Pero may dapat ba talagang pagselosan si Mrs. kay Mary? Matapos ang isang buwan sa ospital, nakauwi na si Mary. Unti-unti nang naghihilom ang kanyang mga sugat. Pero ang kanyang mga braso, leeg at mukha, balot na sa peklat. Yung mga daliri ko po, hindi ko po gaano madiretso dahil makirot-kirot pa po. Irap rin po akong lumingon dahil sa leeg ko naman po. Lalagyan ko lang po siya ng cream kapag kumikirot-kirot. Yung paghawak-hawak ng mga mabibigat. Yung parang kahit plato, isang kamay lang po ang gamit ko. Hindi ako makakain na maayos. Kwento ni Mary, tanghali nitong May 31, nung nakaidlip siya sa labas ng kanyang tinutuluyan. Talog nga po ako. Bigla po siyang dumating noon. Bigla niya po akong binuhusan ng gas sa ulo. Pagbuhos ang gas niya sa akin, biglang bato ng lighter sa ulo ko. Nagliyab ako. Bumangon po ako nung nagliliyab na ako. Nagsisigaw na ako, nagtatalo na ako. Sobrang hapte. Yan ang bagay sa'yo dahil malindi ka. Yung hawak ko ng dalawang kamay sa mukha ko para lang hindi maapektado yung sa mata ko. Sobrang sakit. Akala ko talaga mamamatay na ako. Nagsisigaw na sila ng sunog. Sabi ko, ano ba yung sunog na yun? Namakita ko si a** na pala. Lapis na. Nakita namin, umaapoy pa yung buhok, inaabot na rin yung mukha niya. Buti na lang, may husa ko dyan. Binumbahan. Mainit, sabi niya. Naaawa kami, hindi naman namin pwedeng lapitan. Agara naman na dinala sa ospital talaga. Iyak siya ng iyak na sinasabi niya na ayaw niya pang mamatay. Ni Mary na puhunan pa man din daw niya sa pagiging sales lady na sunog at lumobo. 20 days po akong nakarating kasi din noon. Nagwawala ako. Hindi ako makakain pero nakaswero lang ako. Hindi rin po ako makatulog. Sa hospital pa lang. Parang gusto kong bangunin yung sarili ko na gumanti sa kanya. Yan ang bagay sa'yo dahil malandi ka! Nagkaka-trauma ako sa ospital noon nakaratay ako. Nakikita ko siya nung sinunog niya ako. Ano, tumatakbo siya, paulit-ulit yun, araw-araw yun. Buti na lang lumaban po siya. Nasasaktan kami kasi nga hindi naman namin alam yung kapatid namin nagkaganyan. Sinira yung buhay niya. Pag-aamin ni Mary, matagal na raw silang magkakilala ng mister ni Karen na si Roger. Pero never daw sila nagka-spark. Hindi naman kami ganong ka-close talaga. Nagsimula lang naman po talaga yung pagsiselos niya dahil sa pagtabi lang namin doon sa kumpyuteran. Nangiram po siya ng account ng yung sa sugal sa akin. Pinairam ko naman po yung araw na yon. Tinatype ko po yung account ko sa keyboard ng ginagamit niya. Kung naman alam na selosa siya. Pero wala talaga. Magkaibigan lang kami nun.
Si Karen, nakakulong ngayon sa Manila Police District. Sobrang dala naman po ng galit ko po, kaya ako po nagawayan, ma'am. Ngayon, sobrang pagmamahal ko sa mga anak ko. Ayoko maging broken family sila habang lumalaki. Matagal na raw siyang kinukutuban na may iba ang kanyang asawa. Nawawala na rin po ako ng gana sa kanya. Di na rin po ako nagpapakaasawa, gano'n. Kaya po nagawa niya yung gano'n. May mga nagsasabi po sa akin yung mga ginagawa nilang ano, hindi maganda. Hanggang napagpasyahan ni Karen na tiktikan ang kanyang kabiyak. Sinundan niya ito hanggang nakarating daw ito sa isang motel. Sinundan ko lang po yung inala ko, yung patog ko. Tama naman po yung inala. Nandudong po sila. Ayon kay Karen, nahuli niya raw si Roger na kasama di umano si Mary. Sino yan, Roger, ha? Sino yung kasama mo, ha? Nakita ko po sila akbal. Magkasama po sila sa loob ng hotel po. Hindi po totoo na nag-hotel kami niyan. Hindi po ako sumama dun. Dalawang araw pagkatapos noon, may nagtimbre lang po sa akin na kaibigan nila na natutulog daw po siya sa labas ng bahay. Kasi sobrang dala po ng galit eh. Hindi ko na rin po napigilan yung sarili ko eh. Hindi na raw napigilan pa ni Karen ang bugso ng kanyang damdamin. Isinakatuparan na ang kanyang paghihiganti. Gas po. Sa kalandibomba po namin. Pero may basihan nga ba talaga ang pagseselos niya? Kuya! Uminalas lang talaga si Mary na napagbintangan? Tanungin natin mismo si Mister. Ayon kay Roger, selosa raw talaga ang kanyang commander. Ayon niyang kausap ko po na ano, mga babae. Hi Roger! Sino yan, ha? Bye mo, ano? Kaya nagsiselos siya, sasabihan niya lang po ako ng ano, iwasan mo na yan, ha? May pagkabayulente rin daw ito. Meron siyang dating record din nung nangyari ito noong October 2022. Gamit yung basag na bote, sinaksak niya ito ng 3 beses. Pero may dapat ba talagang ikagalit si Karen? Nung nahuli niya po ako sa may, ano, sa may hotel na nandun po ako, pero hindi niya naman po nakita. Kaya! Yan ang bagay sa'yo dahil malandi ka! Lama naman po yung nasa isip niya na yung sinunog niya na po yung kasama sa kwarto. Inamin ni Roger na magkasama sila ni Mary sa isang motel nung nahuli sila ni Karen. Hoy, lumabas kayo dyan! Kumakatok po yung asawa ko. Pusa na po akong lumabas kasi narinig ko po yung boses niya eh. Tapos sabi ko, tama na yung ganang mag-iskandalo. Doon na tayo sa bahay mag-usap. Pagka-uwi nila ng bahay, si Roger may ikinumpisal kay Karen. Sinabi ko na kung sino yung kasama ko. Si yung kasama ko ron sa may kwarto. Nagkakachat na po kami. Sa totoo lang po, 2 days pa lang po kami nagkakilala noon. Wala naman po kami, pero yung nagkakamubutihan po kami dalawa. Nagplano po kami talaga ng ganun yung nangyayari. Napunta kami ng hotel. May mangyayari sana sa amin, pero hindi na po natuloy kasi nga po dumating po yung asawa ko. Hindi po totoo na nag-hotel kami niyan. Totoo po na iniyaya niya ako na mag-hotel, pero hindi po ako sumama. Kaya sabi ko sa kanya nung buong ko. So, sinasabi niya po na nagkakachat kami. Ay, hindi po totoo. Nagkakachat kami, ito na po yun na nasunog na po ako. Dahil gusto po nila makipag-areglo sa akin. Nanindigan lang ako na ako na yung nagsasabi ng totoo. Kasi ako lang naman po yung apektado rito eh. Ba't kailangan ko magsinungaling? Parang gusto lang talaga nila makalaya lang si K***. Hindi ako pumapayag na makipag-areglo. Yung ginastos po namin sa ospital, balik pinagtulong-tulungan na lang po namin magkakapatid. 177,000 po sa kabuuan ng ginastos po namin. Ilalaban po namin yung kaso ng kapatid ko para mabigyan po sila ng justisya. Si Karen, sinampahan na ng reklamong frustrated murder. Ito ay may pagkakulong ng 12 taon, 1 araw hanggang 20 taon. Kung hindi manage ang selos, iba-ibang violence ang magaganap. Unang-una, emotional violence. Pwedeng physical violence, no, or abuse. Pag parang nararamdaman mo magbo-burst ka na, try to walk away and divert muna yung height ng emotions mo. Kasi kapag emotional ka, yung part ng brain mo na rational, hindi masyado gagana. Yung mga gagawin mong next is hindi na pag-isipan, pwedeng mapagsisihan after. Pakalmahin muna natin yung sarili natin. Importante din na merong emotional support. Sa third party,
nakakasira siya talaga. Importante talaga yung communication. And at the same time, paano natin masa-strengthen yung relationship? Nagsisisi po ako sa ginawa ko sa kanya. Sana po mapatawad niya po ako. Mahipo po ng Panginoon yung buong pagkataon niya na mapatawad niya po ako para sa mga anak ko. Gusto ko po makapiling yun. Gusto ko na po makalabas dito. Gusto ko na po makapiling yung pamilya ko. Di ba naman po inaasahan yung ano, yung mangyayari po yung ganun. Pinagsisiyahan ko na po yun na ano, ba't inawa ko po po yung ganun. Napatawad ko na siya. Meron din naman akong awa. Kaya lang, syempre, meron tayong batas na kailangan pagbayaran niya. Wala po akong balak iurong yung kaso. Dapat bayaran niya kung ano yung dapat niyang pagbayaran. Si Karen, hihiwalayan na ba si Roger? Ayoko po. Gusto ko po pa rin yung pamilya ko. Mahal ko po yung asawa ko, yung pamilya ko po. Sana tibayan mo yung loob mo. Tibayan kaya natin to, malalagtasan natin to. Mahal ko po asawa ko. Mas maganda pang hindi ko siya nakilala para po lang sakitan ang naganap. Pinagsisiyahan ko na po yun na ano ba't inawa ko po yung ganun. Ang pag-ibig, nag-aalab. Pero ang selos, nagliliyab. Ang mga pumanaw na nating mahal sa buhay, tunay nga kayang tayo'y dinadalaw pa rin, paminsan-minsan. Katulad na lang sa Abra, kung saan di umano nalitratuhan kamakailan ang isang lola na 15 taon nang namayapa. Sa unang tingin, parang ordinaryong litrato lang ang kuhang ito ni Melody. Si Nanang Betty po ay nagbabalat ng pineapple, tapos pinitsuran ko po siya. Pero nung nakita ito ng ina ni Melody na si Melchi, kinilabutan siya sa kanyang napansin. Maraming beses ko po siyang sinum para tignan ko kung siya talaga, pero siya talaga po yun. Tinawagan ko po yung mama ko, nasaan kayong lahat nung nagpicture kayo ng ganyan? Nandito kami lahat sa kubo, sabi niya. Sa litrato kasi, meron pa raw ibang nahagip. Parang si Lola yung nasa bintana. Oo, simula mo yan. Ang matandang nakadungaw sa bintana kasi, walang iba, kundi ang kanila raw, Lola Uning. Malapad kasi ang mukha ng nanay ko, tapos maitim din. Yung sa picture, malapad yung mukha niya. Ang nakakakilabot daw dito, ang kanilang Lola Uning, mahigit isang dekada nang patay. Patay na po siya, tapos bigla lang pong nagpakita. Kaya po ako natatakot at kinakabahan. Kung ito nga ang kanilang Lola Uning, bakit siya nagpaparamdam? Ang litrato, kuha ni Melody sa labas ng kanilang bahay sa Lagangilang, Abra. Ang bintana kung saan may nalitratuhang nakadungaw, bintana rin daw ng kwarto ni Lola Uning nung siya'y nabubuhay pa. Dito po ang kwarto ni Nanay. Palagi siya dito nakatanaw sa may bintana. Yun na po yung laging style niya po eh. Sige. Mag-ingat ka. Pag wala siyang ginagawa, umupo siya yan sa bintana. Pag merong dumadaan, binibiro niya. Po doon ko po siya tinatanggalan ng puting buho. Tapos pag bilangin mo kung ilan yung natanggal mo, babayaran ko. Taong 2009, ang kanilang Lola Uning namatay sa edad na 75. Hindi naman siya nagkasakit. Nung pakainin ng kapatid ko, namalaya na namatay na pala. Kala namin wala na. Mayroon pa palang tinago ng kuya ko. Kaya masaya po ako dahil nakikita ko na naman ang mukha ng nanay. Naalala ko rin yung nanay ko, ma'am. Kasi palagi niyang sinusuot to. Kulay pink. At mula nung yumao ang matanda, di umano, makailang beses na raw itong nagparamdam sa kanila.
Nanang? Madalas nga raw mapanaginipan ni Melchi ang kanyang lola. Binibisita niya ako, nakamusta niya kung ano yung kalagayan ko. Habang ang kinakasama naman ni Beatriz na si Ruben. Kung minsan lang po, mayroon lang akong naamoy na mabango, parang pabango ng babae. Kahiga lang ako dito, parang yung mga balahibo ko tumatayo. Parang may tao nga na ano, nisilip ko kung sino yun. At ang pinakahuli nga, ang yumao nilang lola, di umano, nagpakita na sa litrato ng kanyang apo sa tuhod na si Melody. Kaya po ako natatakot at kinakabahan. Pero bakit nga ba nagpaparamdam ang kanilang lola uni? Kawanan ko na po, ma'am. Ang kanila kasing lola uning, dati raw, kumadrona. Nagparamdam po siguro siya. Inaalala niya po ako. Mahal na mahal niya po kasi ako. Kapag pinapagalitan po ako ng nanay ko noon, dinedepensa niya po ako. Maaaring nag-aalala raw ang kanyang lola uning, lalo't ang pagbubuntis ngayon ni Melchi, maselan. Medyo problemado po kasi kailangan ko daw po masalinan ng dugo kasi anemic po ako. Siguro, sinusubaybayan tayo. Lumuluha nga ako nung ano yun, nalaman ko yun eh. Maganda na rin pag nagpakita ma'am kasi parang buhay. Para malaman kung sino o ano ba talaga ang sumama sa litrato, ipinasuri namin ito sa isang eksperto. Ang masasabi ko, yung hindi edited. Parang magkamukha. Magkahawig lang. At sa patuloy na pag-iimbestiga ng aming team, meron sila na-discovery. Eh, yung asawa ni Betty, kamukha na siya yun, ma'am, talaga. Eh, hindi po ako yun kasi umalis po ako doon sa loob ng bahay. At meron daw makakapagpatotoo na wala nga si Ruben sa kanilang bahay noong mga oras na nakuna ng litrato. Noong July 21, nasa lubong ko si Ruben na pabalik dyan sa papuntang terminal. Katotohanan sa likod ng misteryo sa litrato. Ipapasilip na namin sa aming pagbabalik. Litrato na kuha sa isang bahay sa Abra, nagdadala ngayon ng kilabot. Ang napicturan daw kasi na parang matanda na nakadungaw sa may bintana, hawig daw sa kanilang lola uning na 15 taon nang patay. Oo, simula mo yan. Patay na po siya tapos bigla lang pong nagpakita. Kaya po ako natatakot at kinakabahan. Ang litrato, ipinasuri namin sa eksperto. Yung sa pagsusuri ng pixel, pag in-enlarge natin yan, pakikita mo yung sharpness nito, which is yung bintana lang. Yan ay ghost image na capture ng camera. Dapat medyo dense yung malabo-labo ba or may transparency. It looks solid, lalo sa elbow, sa mukha, walang senyalis na yan ay ginalaw. Pero kutob niya. Hindi siya lumulusot, no? Kaya totoong tao. Bagay na pinaniniwalaan din ng mga kapitbahay ng pamilya. Hindi si Nanay Uning yan. Maliit na babae, ma'am. Mahaba ang buhok. At saka yung manipis yung mukha, ma'am. Ang buhok ni Manang noon, mahaba. At hindi siya nagtatali ng buhok. Hinala naman nila ang napicturan. Asawa ni Betty. Walang iba kundi ang kinakasama ni Beatriz na si Ruben. Eh, yung asawa ni Betty yun. Kamukha na siya yun, ma'am, talaga. Pero depensa ni Ruben. Ay, hindi po ako yun kasi umalis po ako doon sa loob ng bahay. Biyahe po siya sa Bangged nung oras na yun. Yung sa picture, parang parehas po yan ng plate number po ninyo. Ano po masasabi niyo tungkol doon? Eh, umalis din ako kaagad. Hindi na ako pumasok sa bahay. Wala no, July 21, sa umaga dito kami ng Masada. Kasama namin siya. Bawi na pagbalik niya, 5. Parang sinanay namin. Kaya doon namin naalaala yung nanay namin. Talagang hindi po kami nagsisinungaling. Eh, wala naman po kaming makukuha. Sa kultura Pilipino, no, ay nandito rin yung konsepto o yung paniniwala na hindi talaga nalalayo ang mga taong yumao na. Madali para sa Pinoy na isipin na may misteryosong pangyayari, eh baka konektado pa rin sa taong yumao. Kasi when you speak of spirit, it doesn't have any shape.
It doesn't have any appearance. Kapag namayapa ng isang tao, namatay na yung isang tao, ang kaluluwa niya ay pumupunta na sa kanya dapat na patunguhan. Nitong Biyernes, binisita ni Beatriz ang puntod ni Lola Uning. Sana nay, palagi niyo akong sinusubaybayan. Bigyan niyo po ako ng lakas para malagaan ko pa yung mga apo natin. Miss na kita, nay. Kayong dalawa ni tatay. Si Lola Uning man o hindi ang nasa litrato, isa ang sigurado. Ang pagmamahal ng ating mga mahal sa buhay na wala na sa ating piling, dumudungaw hanggang sa kabilang buhay. Sana nandito buhay pa po kayo para naman matikman niyo po yung mga pinagpaguran ko para makabayad man lang po ako ng utang na loob ko po sa inyo sa pag-alaga niyo sa akin. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.